Hello po, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung ano pong oras nyo po itong napapanood, hello po sa inyong lahat. So, sa video na ito, tuturo ko po sa inyo paano po mag-cash in ng Shopee balance from GCash. So bago po yan, shoutout po dyan sa mga nanonood ngayong video na to. Wait lang, siguro naiisip nyo kung bakit kailangan natin magkaroon ng balance sa Shopee Pay para doon tayo magbayad kapag nag-order tayo. Kasi nga, mas maiging magbayad na lang kayo sa Shopee Pay para po kapag parating na yung order nyo, hindi na po kayo may problema sa pambayad. Kasi yung iba minsan nakakancel, katulad ko. Nag-order ako noon, tapos nung dumating na naubos na yung pera ko, ayun, hindi po ako nakabayad. So, ang nangyari, ano sa akin yung rider, sabi niya, sige ka, baka ma-block ka na sa Shopee. Oy, pangalawang cancel ko lang naman yun kasi hindi ako agad nakabayad. Ang hirap po talaga kapag ano, pag nandyan na yung parcel mo tapos wala ka ng pambayad, so mahirap po yun. So, dito po, kapag may Shopee Pay ka po, meron ka pong balance sa Shopee Pay mo, so diretso ka na lang po magbayad doon. Ang katanungan po dito, nare-refund ba kapag Shopee Pay ka magbayad? Oo, na-refund. Na-refund naman siya. So, na-try ko na yan kasi nag-order ako ng phone case. Tapos, nung dumating sa akin, hindi ka siya, nag-refund ako. Nung binalik sa akin na pera sa Shopee Pay, pinan-order ko ulit sa ibang item. Ayun, mali na naman yung sinin sa akin. Nag-refund na naman ako. O, diba may refund talaga sa Shopee Pay? Kahit Shopee Pay, mapa-COD. So ngayon, pumunta na po tayo sa ating tutorial. Ngayon, ito po tayo sa ating Shopee application. Click lang po natin yung Me sa ibaba. Automatic po magpupunta agad tayo dito. Mapapansin nyo po, meron po tayong 13 pesos balance sa ating Shopee Pay. Click lang po natin yung Shopee Pay. Tandaan nyo po, 13 pesos lang po yung balance po. Tapos, i-click na po natin itong cash in. Pag-click nyo po ng cash in, automatic po kayo mapupunta dito. At hanapin lang po ang payment center e-wallet. Scroll down nyo lang po para makita nyo po yung e-wallet. At pag na-click nyo po yung payment center e-wallet, hanapin lang po sa baba ang GCash. Scroll down nyo lang po para makita nyo po. Pagkatapos nyo po makita ang GCash, i-click lang po ang nakasulat na confirm. Ayan, loading lang po talaga. Antayin po natin. Ayan, dahil 213 pesos lang po yung balance ko sa GCash, 198 pesos na lang yung napasok ko dahil 15 pesos po yung charge sa pagpasa ng pera sa Shopee Pay mula sa GCash. Ayan na nga, tinep ko na po yung amount na gusto kong ipasa sa Shopee Pay. Tapos click po yung Pay Now. Ayan, antayin lang po natin. Loading po siya. Wait lang po natin ng maigi. Ayan, automatic po tayo makapunta sa email verification. I-click lang po ang pay. Antay lang po tayo ng ilang segundo. Ayan, para papunta po tayo sa GCash application. At ito na nga po, nakapasok na tayo sa GCash. Wait lang, ayan. Dito naman, i-click lang po natin ang next para po makuha natin ang 6-digit verification code mula sa text ni GCash. Ayan nga po, nakuha ko na po yung mga numbers code. Ayan, lagay na po natin dito. Ito naman, ilalagay po natin yung ating MPIN para po makapasok na tayo sa GCash. Dito, click lang po ang pay. Dito naman, click lang po ang proceed. Ayan, dito, tang ding ding ding. Ayan, payment successful. Okay na, kapasok na tayo. At ayan nga po yung aking resibo. Ngayon, check po natin sa ating Shopee application kung nandun na nga po yung ating Shopee Pay from GCash. Tadadad. Ayan! O, diba? Ayun na. Yung 13 pesos ko kanina is naging 211 pesos na po yung aking balance sa Shopee Pay. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching us. Please don't forget to like, hit, and click the notification bell para updated po kayo sa mga minsanang videos. Okay. Bye-bye!